Amazing na buhay. Ayan, so isang maulan na araw na naman guys, July 28. Ngayon, ang pag-uusapan naman natin ay ang patungkol sa ating mga pananim na Madre de Agua. Ayan guys, oh. So yung ating mga Madre de Agua ay napakasaya. Nakita nyo guys ay ang tataba nila, yung kanilang dahon ay green na green. Ayan. Yan po yung ating mga pananim na Madre de Agua. Doon po sa hindi nakakaalam, ang Madre de Agua po ay isang halaman na ginagamit pong alternatibong pakain sa ating mga alagang hayop. Dahil po, mataas ang kanyang protina, may calcium din siya at iba pa pong mga minerals. Ayan po yung iba natin pananim. Ito po nakikita nyo ay dito lang, dito para extension pa lang po ang main taniman ko talaga ay nasa loob. Mamaya ipakita ko sa inyo. Pero ito, i-flex po muna yung ating mga pananim. Nandito po tayo sa kalagitnaan ng ulan. Ayan, alas 5 ng hapon. Ayan, so may mga nagtatanong po, ano daw po ba ang pataba na ginagamit ko sa aking mga Madre de Agua? At napapalaki ko po ng ganito. Ayan, nakita nyo naman. At napakatataba niya, no? Ang gaganda ng dahon. Ayan, no? Diba? Ayan. Ayan guys, ito po. Ito po ay wala pong pataba. Wala po akong ginagamit o synthetic na pataba dyan. Wala pong urea at iba pang synthetic na pataba. Yan po lahat ay umaasa lamang po sa ulan. During rainy season. Ito po yung period na nare-rejuvenate sila. Ayan. Dahil po sa ulan. Now, bakit, ano po ba ang nagagawa ng ulan sa ating mga pananim na Madre de Agua? Ayan. Guys, ito po kasi Madre de Agua, ang kailangan po natin dito ay dahon. Ayan o, mga dahon. Ayan. Dahon. Hindi po natin kailangan ng bunga. Hindi po natin kailangan ng bulaklak. Dahon ang kailangan natin. Ngayon, ano ba ang kailangan ng dahon? Para ito po ay yumabong, tumaba, at maging green na green. Guys, ang kasagutan po dyan ay nitrogen. Ayan po. Kaya po, ang ating mga Madre de Agua, natural po yan, walang pataba. Pero, magaganda po ang kanilang tubo dahil po sa tubig ng ulan na may nitrogen. O binigyan na po tayo ni Mother Nature ng natural na pataba para sa ating mga halamang Madre de Agua. So, yan po ang kagandahan ng Madre de Agua. At hindi nyo na po kailangan gamitan niya ng mga synthetic na pataba. Nitrogen lang po galing sa ulan ay sapat na. During rainy season, ito nga po yung kanilang period ng papapataba. And then pagdating po ng tag-init, ay nagagamit pa rin po nila yung natitira nilang minerals para po makaraos po sa tag-init. So ito po, kahit po tag-init ay wala po tayong inilalagay dito. Ayan. Tuloy-tuloy lang po ang ating harvest. Tuloy-tuloy lang po ang ating pagkuha ng cuttings na naibebenta rin po natin, 10 pesos ang isa. And yung mga dahon po ay nagagamit natin sa ating mga alagang hayop. Ayan, pupunta tayo sa loob kung saan ay naandoon po talaga ang concentration ng aking pananim. Ayan o. Ayan guys o. Ayan, ito. Ito po yung aking pinaka main plantation. Main plantation. Ayan guys o. Yan po ang aking main plantation. Nakita nyo ba yan? Ayan. Ayan. Ito. Nakita nyo ay 6-6 sila. Ayan, dahil compressed planting tayo. Pero nakita nyo naman, maganda naman po ang kanilang tubo. At kapaki-pakinabang po, 50% po ng pakain ko sa lahat po ng aking mga alaga, kambing, baboy, manok, Muscovy duck, ay dito po nang gagaling. 50% yan guys. And at the same time, ay kumikita pa tayo sa cuttings na 10 pesos per cutting. So nakita nyo, dual purpose po ang ibinibigay. Napakinabang ng ating Madre de Agua. Pero, hindi natin kailangang gumastos ng pataba. Hindi na tayo bumibili, guys. Dahil po si Mother Nature, siya na po ang
nagbibigay ng libreng pataba para sa ating mga alagang Madre de Agua. Tayo. Pasok tayo. Yan kung mapapansin nyo guys, yung bandang dulo na yon, ayun, magpuntaan natin. Ayun po ay na-harvestan ko na. Yung isang araw lang. Diyan tayo nag-harvest ng mga pinakain natin sa ating mga alaga. Papakita ko sa inyo itsura ng na-harvestan na ng Madre de Agua. Ayan guys, so yun lang taniman ko. Approximately, siguro nasa 200 plus square meter lang yan. Oh. Pero, napapakain niya lahat ng aking mga alaga. Ayan guys, ito. Ayan, nakita niyo yung lupa guys. Oh, ayan. Napopondohan ng tubig. Pero hindi siya namamatay. Kasi ito, itong lugar na to ay catch basin guys. Ayan, catch basin. Nakita niyo naman. Dating kasing palayan to. Dating palayan. Nakita niyo naman, no? Oh, pero hindi siya namamatay at gustong-gusto niya yung ganyan guys, ha. Yan, gustong-gusto niya yung ganyan na matubig. Yan po ang gusto ng Madre de Agua. Yan po talaga siya tumataba ng gusto. Yan, so ito guys, so nakita niyo, oh, wala. Nasa tip lang yung mga dahon nila. Na-harvest na kasi natin yung mga gilid-gilid. Ito. Ayan o, nasa tip lang. And then ito, ay ready for cuttings na to. Ayan, at mayroon tayong pa-order. Marami tayong mga pa-order na cuttings. O, ayan. So, ready for cutting na yan. 10 pesos ang isa. Ayan, yung mga yan. Tataas o. Ang tataas, di ba? Kaya, so yun. Tinatapos ko pa hanggang doon. Ayan, hanggang doon sa may papuntang kulay blue na yon. Tinatapos ko pa. Pag na-harvestan ko na yung hanggang doon, magagawin ko na yung mga cuttings na po-order sa akin. So, nakita nyo po yung cycle, guys, ng pakinabang natin sa Madre de Agua. So, kumikita na ako sa cuttings and yung mga alaga ko ay may sigurado pang pagkain na libre, 50%. Ayan. Ayun nga po yung ating Muscovy duck ko. Ayun. Nakita nyo ba yan? Ayan. So, isa po yan sa pinapakain ng ating mga Madre de Agua, yung mga Muscovy duck na yan. And yung ating mga manok, baboy at kambing. Ayan. So itong ulan na to guys, maaaring perwisyo po sa iba. Depende po sa location. Pero dito po sa atin ay biyaya po itong matuturing. Gawa nung, ito po ang nagbibigay pataba sa ating mga alagang Madre de Agua. Ayan. So yun po. Yun lang po aking may share guys. Natural na pataba galing kay Inang Kalikasan. Ayan po ang nagpapataba sa ating mga Madre de Agua. So, yan po ang kagandahan sa Madre de Agua, guys. Once na nabuhay mo na siya at naitanim mo na siya, ay tuloy-tuloy ka na lang po sa pag-harvest. Hindi mo na kailangan mag-replant. At ito, katulad nito, guys. Makita nyo ay may putol yan. Yan po yung cuttings na ibinenta natin. Pero kung makita nyo ay may tatlo siyang panibagong sibol. Ayan. Ayan. Mataas na naman. And mga isang buwan lang yan ay po pwede na uling gawing cuttings na pambenta. Ganun lang po ang cycle ng gamit ng Madre de Agua. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan po. So ito po, kakaiba po ito sa mga ibang halaman kasi nga, yun nga, hindi nyo siya kailangang iminti na. Wala nang pataba kailangan. Basta buhayin mo lang siya, itanim mo siya. Once na lumaki na siya ng katulad ng ganito, ay tuloy-tuloy na yan. Ito nga po, ay 6 na taon ko na po itong pinapakinabangan. 6 na taon, biruin nyo guys. 6 na taon na walang pataba, pero tuloy-tuloy po ang pakinabang. Diba? So, saan ka pa? Kaya ito po talaga ang nagustuhan ko. Dito ako nag-concentrate sa Madre de Agua. Marami pong alternatibong pakain. Nanya pong asola, nanya pong kangkong, at marami pang iba. Kaya lang po, mas nagustuhan ko po ang Madre de Agua gawa nung hindi po siya kailangang iminti na. Yan, basta buhayin mo lang siya. Itanim mo sa lupa, ay tuloy-tuloy na ang kanyang pagyabong. Hindi mo siya mapapatay kahit sagarin mo ang putol sa lupa, ay tutubo at tutubo pa rin yan. Ganun po siya kahardy. Yan, kaya maganda po ang Madre de Agua para sa akin. Yan, na-share ko lang po. So yan po, nitrogen mula sa ulan.
libreng pataba para sa ating mga tanim na Madre de Agua. Ayan guys, so bumuhos na naman ng malakas ng ulan. Bumuhos naman ng biyaya para sa ating mga halaman. Ayan. So ayan, hanggang dito na lang guys. Sana po nag-enjoy kayo sa pakinabang po na ating makukuha sa tubig ng ulan para po sa ating mga tanim na Madre de Agua at lumalakas na ang hangin. Ayan, so dito na lang natin tatapusin. Maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. And sa lahat po ng mga solid kabocals, maraming salamat po. Sa mga silent viewers, maraming salamat. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhan niyo na po ating mga content, sana po'y mag-subscribe na kayo. And then click nyo lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And kung nagugustuhan niyo naman po ating mga videos, sana po'y pakilike na rin. Maraming salamat po. So muli, ito ang inyong kabocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at higit sa lahat ay kumilos. At siguradong unlad ang ating amazing na buhay! Bye-bye!